Rais Alem, may binitawang salita na mas nagpaangat ng dangal sa ating kababayan na si Mike Magic Plana. Plana, handog ang laban para sa bayan. Tyson Fury at Oleksandr Usyk, nag-uupakan pa rin sa social media. Yan po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Pero saglit lang, baka pwede nyo po munang gawin ito. Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Alright, like, share, and subscribe. September 4, 2022, Linggo sa Amerika, at September 5 naman, Lunes sa Pilipinas. Yan ang nakatakdang sagupa nila ng ating kababayan na si Plana at si Alem, at ibinunyag ng kalaban ni Plana na ang laban na harapin niya ay hindi niya ito binabasa-basa lang, dahil gagawin niya ang lahat para manalo sa laban. Dahil ito lang ang tanging paraan para mapapatunayan niya sa buong mundo na siya daw ang karapat-dapat na maging next contender kay Stephen Fulton Jr. para sa mga world title belts na hawak niya ngayon. Pero inamin naman ni Alem na ang kanyang harapin ngayon na kalaban ay isang napakahirap at magaling din na boksingero, at ayon sa pahayag ni Plana na sa kanyang paghihintay para mabigyan ng malaking oportunidad na makakalaban ng world title fight, mas lalo daw itong nagdudulot sa kanya na maging uhaw pa para marating niya ito. Hindi kailanman naging disappointed daw si Plana na matagal na dumating sa kanya ang malaking laban, dahil ganyan daw talaga sa boxing. Kinakailangan lang daw na medyo habaan ang pasensya habang naghintay ng mga big fights. Aminado naman itong si Plana na ang kanyang kalaban na si Alim ay mahirap din kakalabanin at isang magaling din na boksingero, kaya mas lalo pa siyang nananabik para lalabanan niya itong si Alim. Walang nakikitang problema si Plana kung anuman ang ihahain na estilo ni Alim sa ibabaw ng ring, dahil ayon kay Plana, siya ay nakahanda na rito kung anuman ito. Ang laban na ito ay parehong malaga sa mga boksingero, mga kakwento, dahil sila ay mapapalapit sa isang world title fights. Nag-aabang lang sa kanila ang dalawang mga kampiyon sa super bantamweight division na sina Stephen Fulton Jr. na hawak niya ang WBC at WBO titles, at ang kampiyon naman na si Morodjon Akhmadaliev na hawak naman niya ang IBF at WBA titles. Kung mananalo ang ating kaubayan dito, mga kakwento, ito ay maituturing talaga na isang malaking tagumpay para sa ating mga Pilipino, lalong-lalo na nahirap ang mga boksingero natin ngayon na mapapalapit sa isang world title fights. Pero ganun pa man, ang dahilan na ito ay mas lalo pang nagpapaalam sa damdamin ni Plana, at sinabi niyang mayroon siyang strong game plan na daladala niya ngayon at pasasabugin niya ito sa ibabaw ng ring, dahil gusto ni Plana na bitbit niya ang tagumpay pag uwi niya sa Pilipinas, dahil ang paparating niya na laban ay alay niya ito sa ating inang bayan. Samantala, nag-upakan na ang mga kampiyon sa social media, at ang bawat kampo ay parehong nagbitaw sila ng mga banat sa isa't isa dahil sa ginawang pag-iingay ng The Gypsy King na si Tyson Fury sa social media, na gusto niyang lalabanan itong 3 major belt unified heavyweight world champion na si Oleksandr Usyk. Binanatan ni Usyk itong si Fury na parang isang uwak daw na nag-iingay sa ibabaw ng punong kahoy, at binanatan niya ang isang mabangis na lobo na nasa lupa. Pero kapag ang uwak ay nasa lupa na katabi ng mabangis na lobo, kaya ba ang uwak daw ay hindi na daw ito mag-iingay? Gustong gusto ni Fury na sila ni Usyk ay maglalaban ngayong taon. Kaya lang, ayon kay Usyk, sa susunod na lang daw na taon, dahil siya ay nagpapagaling pa sa kanyang injury. Pero binanata naman ito ni Fury at sinabing nagtatago o nagdadahilan lang itong si Usyk para hindi makakalaban sa kanya ngayong taon. Kung ating matatandaan, mga kakwento, gustong gusto ni Fury na ang prize money kung maglalaban na sila ni Usyk ay $500 million, o di kaya ay 500 million pounds. Dalawa ang ibinigay ko, mga kakwento, na halaga, dahil iba-iba kasi ang mga halaga ng ibinabahagi ng mga legit news media outlet. May $500 million at meron ding 500 million pounds. Pero ang mahalaga, mga kakwento, ay alam natin na gustong gusto ni Fury na ang kikita niya sa laban ay malaki, at umuugo ngayon na balita na imposibleng mapagbigyan ito dahil sa laki ng halaga na hinihingi ni Fury. At dahil sa kagustuhan din ni Fury na maglalaban sila ni Usyk ngayong taon, kahit na may injury itong si Usyk, mas gugustuhin pa ngayon ni Usyk nang lalabanan na lang niya ay itong si Deontay Wilder, dahil naniniwala si Usyk na ang laban nila ni Wilder ay tatangkilikin din ito ng mga maraming tao sa buong mundo kaysa kay Fury na marami daw itong mga satsat. Mga kakwento, handa na ang Team Mahika para sa paparating na laban niya na maaaring maghatid sa kanya sa tugatog sa mas lalo pang sisikat at kikinang ang kanyang pangalan sa boxing sa buong mundo. Sana ay suportahan natin ang ating kaubayan para maabot niya ito. Huwag nating kalimutan na sa bawat pagtapak ng ating mga boksingero sa ibabaw ng ring,
Bitbit nila ang bandila ng ating bansa. Ang kabiguan nila ay kabiguan din natin. Pero ang tagumpay nila ay tagumpay din natin. Pero kung mabiguman, hindi natin sila dapat hihilain pababa. Lalong-lalo na nabitbit nila ang dangala ng ating bansa. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman ay nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like. Pero bago tayo magtatapos mga kakwento ay shoutout muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong New Think, My Fab, kakwento salamat sa mga update po. Maraming salamat din sa iyo kakwentong New Think. Kay kakwentong Gabriela Aceves, good luck Mike Plania at salamat kakwento. Maraming salamat sa iyo kakwentong Gabriela Aceves. Ako po ay sumasaludo sa inyo dahil kayo po ay talagang sulit na kakwento. Kay kakwentong Jenaline Lubiriano. Kay kakwentong Michael, maraming salamat kakwento sa pagbahagi mo ng mga impormasyong ito. Ingat lang po kayo palagi. At syempre, ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang pong ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.